Okay, mga kaalat, ito may episode tayong bago biglaan kasi ito yung sinasabi ko na ano, na pagka ikaw ay naging seller, maaari mo talagang hindi maiwasan pagdadaanan mo ng mga bagay na ito yung nakakalungkot. Kaya kahit anong pag-iingat ng facility mo, kapag may bigla ang problema na mangyayari, talagang yan ang problema. Yung problema niyan, di mo talaga maiwasan. Share ko lang. Malagang malaman nyo. Siyempre, lahat naman dito nangyayari sa tunay na buhay. At para maniwala din kayo na mas mahirap maging seller kesa keeper. Okay? Ito ha. Ito yung patunay. Kung titingnan nyo to, okay. Kita nyo, naghihingalo. Wala na eh. So, ilan ngayon to nalugi ngayon sa akin? Kita nyo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ulitin natin ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ang tanong, ano nangyari sa kanila? Bigla lang ito, nakita ko na lang. Ang dami na lang namatay. Please, malaman niya. Kung makikita niyo naman, ako ay naka-reply, pero meron tayo mga anemone. Mga sea anemone. Yan. Itong mga sea anemone na ito, mahirap din talaga siyang i-stack dito, no? Kasi, una, hindi talaga sila garantisado na tumatagal. Kadalasan, kaya nga, ito ha, sabihin, water quality. Ah, naka-check tayo ang maayos ang water quality. There's a reason. Number one, meron talagang batch na talagang pangit ang anemone. Ganun din sa isda. Ganun yan. Kahit sa fresh water lang nangyayari yan. Pangit talaga yung dating ng batch na yun. Madaling mamatay. Lahat na mamatay. Salit na kumikita ka, mamatay lang sa'yo. O, kadalasan yan nangyayari sa mga seller. Ayan. Itong anemone, yan. May mga bats talaga nitong last year. Maraming namamatay ng anemone. Sabi nila, tubig daw. Hindi, hindi, ganun. Automatically, mismo na nagsasabi yung supplier na nalulugi sila sa anemone. Kasi nga, baka daw pangit talaga yung nakukuha nila. Kasi talagang ganun. Parang yung flame daw, ganun. O, nararanasan ko yan. Ngayon, medyo iba to eh. Yung pangyayari ngayon, yung ilaw ko kasi nag-aandap-andap. Okay. Itong ating aquanite, nagkaroon na ng problema. Nag-aandap-andap siya. Hindi siya stable umilaw na. Yan ang problema eh pag talagang ganun. Kasi almost lahat, almost na mga electronic ngayon ay made in China. Kaya kahit mahal ang pagkakabili mo, okay, made of China, made in China, hindi maiwasan talagang ganun. Kasi, ngayon kasi ano eh, quantity versus quality. Sa lahat ng mga electronics ngayon, kaya hindi na natin, ay branded din talaga. So ngayon, bakit namatay yung mga isdang yun? Nalason sila. Nalason sila ng anemone. Okay, tinapon ko na. Agad-agad tinapon ko na yung anemone. Pero ipakikita ko sa inyo yung mga degree niya na nakain ng mga clownfish, kaya agad-agad silang namatay. So, tatry natin, tatry ko na makunan ng camera yung sabi ko mga degree. No? Okay, pakita ko sa inyo. So, ito, tatry natin na makunan yung degree sila sabi ko. Ayan, nakikita nyo yung mga puti-puti na yan. Ayan, yung mga yan. Makita nyo, kala nyo yung mga pagkain. Ayan, nakikita nyo yan, yung mga puting yan. Okay.
Yan, yung mga nalutang-lutang. Kita naman pala. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Nakikita niyo yun. Yung kala mo mga ano. Yan, yan. Yan. Yan, o. Yan, yung mga puting yan. Yan po ay degree, mga kaalat, ng anemone na namatay. Ng sea anemone na namatay. Okay? Degree po yan. Buti na lang, nakita ko kanina, ngayon lang actually, papasok ko lang, nakita ko, pagbukas ko ng ilaw, ng ano, kasi nag-automatic na yung, ano, yung ilaw ko. Pagtingin ko sa kanya, nakadapa ng lahat dito, sa paligid dito yung mga clownfish. Ayan, no? Yung mga malalaking degree, o. Oh. Ayan, nakikita nyo yung mga puting dumalaw. Yeah, yan, yan, yan. Okay. Nakikita nyo. Ayun, o. Oh. Ayan, yan. Mga lumalang, mga naglulutang na mga yan, o. Oh. Mga, ayun, o. Oh. Ayan, yan. Ayun, yan, yan. Ayun, yan, oh. Yan, yan. Nakita nyo yan. Yan, yan. Ayun, nagkalat sila, o. Oh. Kalat. Yan, 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 ito pa. Yan, yan, yan. So, nakain siya ng mga clownfish. Yan yung degree ng mga ng anemone na namatay. Pag nakain niya ng clownfish, sigurado, mamaya, patay ang clownfish niya. So, yun yung scenario na lahat ng seller pinagdadaanan niya. Okay? Kung hindi ito running water, ha? Itong tank na to, itong facility na to, malamang, lahat na yan kanina papatay. Saka napakalabo niya. Na taon, nag-running water to. Running water tong aquarium natin. Maganda itong facility natin. Talagang binabudgetan natin to na mabuti. So, yun. Okay. So, yan. Nakita nyo? So, yun. Kaya itong mga to, namatay. So, nalugi po ako ng 19 pieces. Sa 19 pieces na clownfish. So, buti na lang. Para sigurado nilipat ko na po sila dito. Yung mga natira kong clownfish na stock. Yan. Mukhang okay naman sila. Nilipat ko na sila agad. Pero, hindi ako sure, ha, na itong mga to hindi nakakain. Ha? Kasi nakikita ko, ang dami pa rin ano eh. Oh. Kaya malamang, baka yung iba, nakakain din. Iniwanan ko na yung dalawa, tingnan ko kung mamamatay. Okay. So, yan. Nakakalungkot po, mga kaalat. So, yan yung sinasabi kong, ano. So, hindi madaling maging seller. Okay. Hindi naman pwedeng hindi tayo mag-i-stock ng anemone. Problema, yan nga, nakikita niyo yung ilaw ko na andap-andap. Ayun. Okay. Andap-andap yung ilaw. So, kaya siguro bumigay yung isang ano yun. Eh, yan. Kaya nga dapat i-check natin time to time kung ano ang itsura ng mga bawat animo o mga paninda natin para hindi ganun na nangyayari. So, ang laki na po agad ng nalugi sa akin kasi 19 pieces po ng clownfish yung lugi ko na. Yun po ay binibenta po natin ng 150. So 150 times 19, ganun po yung nawala sa akin. Ay, ang puhunan po niyan. Lugi na po ako ng 1,000. Masakit, masaklap. Yung po mga stock natin yan ay healthy, makikita nyo naman. So, ayan. Ayan ay sinasabi ko, may nakakain na rin talaga. Ayan, o. So, ito. Dying na po yan. Hindi na po natin yan nakakayaan dyan dahil pag namatay yan, yan ay masasabot kukos pa siya ng amon niya. So, ang gagawin po natin dyan, kukunin na po natin yan para hindi na po mamatay dyan. Okay. Sigurado ko na nakakain po yan. Okay, so yun. Okay, aalisin ko po ngayon. So, nasaan na po yun? Ayan. Kailangan po natin talaga siyang kunin. Nasaan na? Ito po siya. Wala eh. Sacrifice na po ito.
wala na rin eh. Hindi na rin po siya tatagal. Basta ganun na po ang langoyin ng isda ninyo na clown fish, mamamatay na po yan. Hindi na po natin pwedeng pabayaan siya dyan. Okay? Kasi mamamatay po yung iba. Makakaawa siya pag pumasa ng mga. Yun po yung sinasabi ko sa inyo na hindi po madali maging seller na rin. Okay? May pagkakataon pong ganyan po talaga mangyayari kahit na napakaganda po ng facility po natin. Pagka po namatay yung anemone at nagsabog po siya ng mga digre niya, ay mamamatay po ang sino mga makakakain po nito. Kaya po ang sabi ko, yan. Yun, isa po yung bumigay pero yung iba naman ay hindi. Kung makikita naman po natin sa mga langoy na yung mga naked run, yung mapapansin nyo, yung kanyang paliktik hindi na masyadong gumagana. Ito, kagaya nito, nakikita ko yun. Yun, yung isang yun. Pansinin nyo po yung langoy, yung isang to. Yun, medyo nalangoy pa. Pero hindi na masyadong nagalaw yung kanan yung paliktik. Ayan po ah, yun. Tinutukoy ko. Ano yun? Sundan natin kung sino yun. Yung hindi na nagalaw yung paliktik. Po. Ito, ayan. Hindi yan. Hindi naman masyadong nagalaw ang kanyang, ayun, ito. Ayan po. Ayan. Yan. Kita nyo, hindi na nakampay yung kanan niyang paligpik. Kaliwa na lang. Ayan o. Kita nyo. Yan, sigurado ako, dying na rin po yan. Punta na rin po yan doon. Obserba na lang po natin. Pag ang langoy po niya, gumanong ganun na. Ang gumaganong-ganon na po yun. Patayo na parang nag-instant pa siya, gumaganong-ganon na siya. Sigurado ito po tayo. Doon ang punta niya. Okay. So as of now, meron na po tayong 20 pieces na namatay dahil sa anemone. Yun po, uli-uli po, ito po ay tip lang para sa mga gustong mag-selling ng saltwater. Hindi po basta-basta, may mga ganyan po kayong maaaring pagdaanan. Lalo na po, kung ang tank nyo ay isa lang po. Kahit pa ano, isa lang po ang tank ninyo, tapos sinagsama-sama nyo, tapos naglagay kayo ng anemone dyan, matay yung anemone, sigurado ako. At hindi naman running water yung anemone. Hindi running yung dating yung aquarium mo. Sigurado ako, damay-damay na yun. Ganon din yun pag-keeping. Ganon din po yun. So, kaya yun nga. Yung tip po. Every day po, at from time to time po, dapat po nag-check po tayo ng ating mga alaga. Ganun lang po kabilis, kanina lang po okay lang po yung ano, pero hindi ko po napansin na yung isang animal, palibasa na kami na tayong animal, ay dying na pala. Namatay na pala siya doon, and then mabilis lang po, nalusaw po siya agad, and then nagsabog siya nung, siyempre, nalusaw yung degree po niya, nakain po ng mga clownfish po natin at lahat po na nakakain ay isa-isa pong namatay. Yun po yun. So yun po, sinare ko lang po. Tayo po ay lahat na nangyayari regarding sa saltwater keeping ay ating pong sinishare. Okay, yun pong dahilan kung bakit hindi po biro-biro ang pag-selling po namin mga seller ng mga saltwater. Kaya wag po ninyo kaming kasabihan na kami po ay yung mga seller, hindi lang po ako na overpricing, hindi po ganun kadali po kasi yung po kliyente po namin at kung ano po. Okay, ginagawa po namin ng maayos ang aming facility. Kami po ha, ewan ko lang po sa ibang mga shop. Basta kami po ay gumagastos po ng mahal para sa ating mga facilities.
hindi po kami nagbebenta basta-basta sa mga hindi po cycle. At inuulit ko po na hindi po naman kami, hindi po ganun kadali ang maging seller. Kaya unawain niyo po yung mga SRP namin, ganun po. Hindi naman po namin babawiin ang mga namatay para mataas yung presyo. Hindi naman po kami ganun. Okay? So, sinare ko lang po ang nangyari ngayon para may matutunan at mapulot din po. Okay? Ito po si Dansky.